Paalala sa lahat ng bago dito sa aking vlog or dito sa aking YouTube channel or dito sa aking Facebook Live, kung ikaw ay bago at ayaw mong nakakarinig ng mga salitang hindi ka nais-nais, kagaya ng putang ina mo, bobo ka, tarantado ka, uki ng ina ka, leche ka, kunyeta ka, isa lang ang ibig sabihin niyan, hindi ka welcome dito sa aking channel. Ha? Kung ayaw mong masabihan na isang putang ina mo, layas! Happy birthday nga pala kay DNR Undersecretary Benny Antiporda. Boss, maligayang karawan sa iyo, Kuya Benny Antiporda. Bilit, birthday niya ngayon, magpakain ka, Kuya Benny. Good morning. Ano ba ang topic natin? Kahapon, nagkaroon ng rescue operation dyan sa Cebu City. Oo, dito sa eskwelahan ng grupo ng Student Christian Movement of the Philippines. Ngayon, ang sinasabi ng mga grupo dyan, sinisikil daw ang kanilang karapatan. Sinisikil daw ang kanilang malayang pamamahayag. Na kung saan ang mga kabataan lumad ay kanilang tinutulungan para maging scholar daw kuno at pag-aaralin daw nila daw. Nako po. Ayun nga pala ha, doon sa mga bago po sa aking live,
kung bago ka lamang dito sa aking Facebook Live or dito sa aking YouTube channel, na kung saan ito pong Facebook Live natin, i-upload din natin sa ating YouTube mamaya. Ha? Paalala lang po ito, baka mamaya may magsabi, ay bastos to! Ha? Paalala! Paalala! Sa lahat ng bago dito sa aking blog or dito sa aking YouTube channel or dito sa aking Facebook Live, kung ikaw ay bago at ayaw mong nakakarinig ng mga salitang hindi ka nais-nais, kagaya ng putang ina mo, bobo ka, tarantado ka, uki ng ina ka, leche ka, punyeta ka, isa lang ang ibig sabihin yan, hindi ka welcome dito sa aking channel. Ha? Kung ayaw mong masabihan na isang putang ina mo, layas! Yon, malinaw po yan ha, malinaw po mga kaibigan ha. Sige, music muna tayo, mag-share-share na muna tayo ng live natin ha. Good morning Kuya Ronald Go ng National Anti-Poverty Commission at syempre, good morning na rin kay Undersecretary Penny Belmonte. Ma'am, sa Friday, nandyan po ako sa Maynila this coming Friday. February 19, nandyan ako sa Metro Manila. Maghapon, dyan lang ako. Pagdating ng hapon, uwi na rin ng Baguio. Kaliwang grupo sa terrorism, sa anti-terrorist bill, simple lang. Simple po kung bakit ayaw nila ang batas na yan. Una, dahil sila ay mga terorista. Oo. Terorista! Diba? Siyempre, kung alam mo, anti-terrorism, tapos ikaw ay turista, ay terorista, eh hindi ka talaga susuporta dyan. Dahil alam mong maapektuhan ka. Diba? Ganun ang tao. Pag alam niya, na mayayari siya sa batas na yan, eh tututol ka. Siyempre, napakagago mo naman kung alam mong ikaw ay isang terorista. Kapartido ka ng terorista. Kapartido ka ng mga komunista.
ng NPA makakaliwa, eh natural, sasama ka dyan na tumutol. Yan ang ginagawa ng mga gagong bugok, di ba? Dahil nga teroriste. Oo, terorista nga eh. Ngayon, kahapon, nagkaroon nga po ng raid or operation, rescue operation, dyan sa Cebu. Na kung saan, ang mga biktima ay mga kabataan galing sa Mindanao na nirecruit para dalhin sa Cebu. Na kunwari, pag-aaralin, alam daw ng magulang, ganito lang ho, kasimple yan, ha? Mga tanga, ha? Doon na nagsasabi na nagagalit, hinaras daw sila ng PNP Cebu. Alam nyo, mga tanga, kung legit ang ginawa ninyo na pagtulong doon sa mga kabataan at yan ay tunay na talagang nagmamalasakit kayo sa mga bata, bakit nakarating ang impormasyon sa kapulisan? At bakit nakapunta sa DSWD ng Cebu? O Region 8 ba ang Cebu o Region 7? Diba? Kasi hindi mag-ooperate ang isang unit ng PNP or militar. Totally, PNP ang nag-operate. Kung walang official na complainant. Diba? Hindi tanga ang mga pulis natin para i-operate ka kung walang official na complainant. Kasi pwede silang ma-technicality ron. Unang-una, naglabas ang judge ng papel para i-rescue ang mga batang yan. Diba? Ngayon, nakita doon na legit yung reklamo ng mga magulang, kaya inoperate. Ngayon, sasabihin ng mga tanga at magrarali na pangaharas daw ang ginawa sa kanila. Diyos ko mayo, hindi daw sila miyembro ng komunista. Hindi daw sila miyembro ng mga NPA. Eh natural naman, naamin ba naman kayo na makakaliwa? Kailangan pa bang i-memorize yan, mga kuya at mga ate? Ah, naniniwala ba kayo na ang samahan ng Student Christian Movement of the Philippines ay hindi konektado sa mga komunista? Ha? Ako naniniwala po ako 100%. Naniniwala akong 100% konektado yan sa mga komunista. Anong ebidensya? O ito, tignan natin. Ha? Tignan natin. I-search nyo po. Student Christian Movement of the Philippines. I-search nyo po yan sa Facebook. I-search nyo. O, i-search nyo po. Habang active pa ang grupo nila. Ito, SCM, the Philippines is committed on the challenge of the releasing the transformative and liberative speak of the Christian faith and the servants and the oppressed. Wow, ha? Ito ha, basahin niyo po ito. Yan, pakita natin. Yan po ang kanilang official Facebook page ng grupo na yan. Tignan niyo po yan. Ah, ito po yung kanilang about. SCM, the Philippines is committed of the challenge of the releasing of the transformative and deliberative speak of the Christian faith and the service. Wow! Christian! Tignan natin ngayon ang kanilang video account. Ayan ha, sa Facebook page nila yan ha. Video. Tignan natin ang mga profile ng video nila. Wow, may madre ha. Christian ka talaga si sister. Ha? Ano ang sinasabi ni sister? Pakinggan niya natin. Our fight for justice. Good morning. I am very glad to see the young people together with us in our fight for justice, for human rights. And also to express our faith in the Lord Jesus. The churches, different kinds of churches are gathered together here, united, to tell you, government leaders, to tell all the Filipinos that we are not terrorists. Wow! Christian! Si sister ang nagsasalita. Si sister na kagalang-galang, si sister na nakabelo pa sa ulo. Talagang madre, di ba? Madre siya. Christian eh. Oo. Ito ang nakakatawa. Bakit ang topic doon, minsay na isang madre nakikiisa sa paglaban
sa mga terror law. O bakit yan ang title ng inyong video? Christian pala kayo. Di ba? Ang tinuturo nyo pala dyan ay salita ng Diyos, pananampalataya sa ating Panginoon Hesukristo. Bakit may kasamang komunista? Ah, kasama ba yan sa turo ng Diyos yung pagiging komunista? Hindi ba sinabi ni Kristo, igalang ninyo ang mga namumuno sa inyong bansa, sa inyong bayan, dahil yan ay aking hinirang? Di ba? Sa madaling salita, ang nilalabanan ninyong estado na pamahalaan ay hinirang ng ating Panginoon Hesukristo. Naturingin kayong Christian, putang ina, in the name of the Lord, in the name of Jesus Christ. Di ba mga ganun lingwahe? Para talaga makapaniwala na maka-Diyos. Oo. Siyempre, yung mga bobo, yung mga tanga, eh ayun, ay, maka-Diyos yan, maka-Diyos. Hindi nila alam, baka demonyo pala. Gelard! Tayo ako sigarilyo, pakuha ko sa kwarto. Tapos na yung sigarilyo ko. Di ba, ganun ang ginagawa ng mga importunista. Di ba? Eh, naku po. Ngayon, yung mga tatanga-tanga naman, ang mga miyembre, siyempre, hindi natin masisisi, ha? Yung mga kabataan na na-recruit dyan para maging member ng mga komunista, hindi natin masisisi yan. Siyempre, salat po sa edukasyon yan. Di po ba? Ako po, hindi ko sinasabing matalino akong tao. Hindi ko sinasabing graduate ako ng valedictorian. Ay, isa rin po akong habak na walang pinag-aralan, pero isa lang may pagmamalaki ko. Hindi ako tanga. Hindi ako bobo. Ha? Hindi ako bobo, nakagaya ng mga iba dyan. Natanga na, bobo pa, inutil pa, walang kwenta. Ha? Ito mga kaibigan, mag-ingat tayo sa mga tao na akala natin tutulong. Mm-mm. Na akala natin totoong maka-Diyos. Akala natin totoong... Ayaw nga pala, speaking, total student ito. Oo. Balikan ko nga ang Aurora. Aurora Senior High School. Mm-mm. Kamusta na nga pala yung superintendent ng DepEd Isabela? Oo. Na si Madam, anong pangalan ng inutil din na, may pagka-inutil din eh. Oo. Oo, sino itong inutil? Inutil! Oo. Basta inutil lang. Oo, inutil. Ay, good morning nga pala kay Superintendent Madel. Makiling! Oo. Ay, ma'am! O nga pala, Superintendent, meron tayong information bill, ha? Oo. Alam mo, madam, itong tuturuan kita, ha? Tuturuan kita kasi sa sobrang talino mo, madam. Sa sobrang karunungan ng utak mo, eh, parang, ano eh, ha? Parang eng-eng din eh. Ha? Doon sa Superintendent ng DepEd Isabela, kahapon, kay kagabi, kausap ko yung tatay nung bata. Ang sabi na mga pumunta daw, na pinatawag ata yung bata, ang sabi, itong update. Kami na po ang bahala sa kaso nung teacher po. Yun ang sinabi. Hindi sinabi ko anong klaseng bahala. Oo. Siyempre, eh yung tatay, nakausap ko at nung sa araw, sinabi ko rin, yung tatay nagsabi rin sa akin na, sir, hindi naman po ako masyado nakapagtapos ng pag-aaral, kaya hindi ako masyado aware sa mga usapin batas, sabi nung magulang. Siyempre, ang mga mapagsamantala, doon umaatake. Aatakehin ang tao na medyo walang alam. Oo. Alam nyo po, mayroon tayong batas sa ating bansa na kung saan nilagdaan mismo ito ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung batas po na to, information bill. Ha? Information. Lahat ng detalye, lahat ng information dapat ibigay sa pangkaraniwang tao man yan, media ka man, vlogger ka man, dapat malaman sa publiko yan. Ah, ngayon ito madam, superintendent, ang tanong ko sa iyo. Kung alam mo ang batas na 'yon, ha? Ah, ngayon madam, tuturuan kita para 'yung pagkaboba mo. Ha, ah, naturingan ka superintendent pero boba. Ha? Ah, una-una ma'am, itong gagawin mong diskarte. Ha? Ah, itong gawin mong diskarte. Under investigation 'yung background teacher mo na nag-recruit din sa mga estudyante para ma-scam. Hindi po tayo lumilis, ha? Babalik po ako sa pinakaming topic ko ngayon ng mga komunista. Ha? Iraratsadaan ko lang itong superintendent. Alam mo, madam, superintendent, tuturuan kita. Ha? Nang hindi naman mapaghadudahan, nang hindi mapaghalata na magkakaroon ng brainwash sa kaso na yan. Ha? Ang the best mong gawin, isuspende mo muna ang
teacher na yan. Bakit kailangan na suspende? Para yung kaso na sinasabi, napapailan nyo ng kaso, na sasabihin nyo under investigation, para hindi niya ma-impluensyahan yung mga estudyante na pumirma na wag nang magreklamo. Yun ang ibig kong sabihin, madam, superintendent. Ha? Dapat isuspende mo muna yan kung talagang totoo ka na nag-iimbestiga. Ha? Yung tanggapan ninyo, lalong-lalo na sa regional director ng DepEd Region 2 na si Ben Paragas. Ipasuspende nyo na muna yan. Alam nyo naman ang gagawin eh. Ah, kasi kung mag-iimbestiga kayo tapos hindi nyo sinususpende ang teacher na yan, ano ang iisipin ng pangkaraniwang tao? Magtatakipan. Diba? Hindi ko sinabing tatakpan nyo ang kaso. Hindi ko sinasabing i-brainwash ninyo ang kaso. Ang pinupunto ko lang dito, habang under investigation yan, dapat isinususpende nyo na muna. Yun ang gawin ninyo. Ah, hindi yung iimbestigahan ninyo pagkatapos nagtatrabaho pa rin dyan. E anong klaseng makukuwang hustisya ng kabataan dyan sa Aurora and Senior High School? Yun ang point ko dyan, madam. Ah, alam ko mamatalino ka eh. Ah, nasa iyong mga kamay ang dapat maging... O bak, member bang... O nga pala, ang balita ko ah, ang mga MPA may grupo din ng mga teacher. Di ba? Member kaya sila doon? Member ba kayo ng party list ng mga NPA na mga komunista? Nagtatanong lang po ako, Madam Superintendent. Nagtatanong lang. Hindi ko po sinasabing member kayo. Ang sabi ko, member po ba kayo? Ha? Member po ba kayo? Ha? Kung hindi kayo member, eh, suspendin nyo yan. Kung kaya ninyong isuspende yung teacher na yan na si Leo P. Angel. Ala, kaya nyo ba? O baka naman takot kayo doon. Oh, di ba mga ganun? Siyempre, alam nyo nga, kung ang isang pangkaraniwan empleyado under investigation ng mga nasa taas, sinususpended. Di ba? Para naman masabi, kapanipaniwala yung investigasyon na gagawin nyo. Ha? Yun ang gawin mo, Madam Superintendent. Alam ko hindi na kita kailangan utusan. Alam ko hindi ka bobo. Alam ko matalino ka. Kaya ka nga naging superintendent eh. Hindi mo mararating ang pwesto mo na yan kung ikaw ay mahina ang utak. Pero patunayan mo na may utak ka. I-suspended mo yan. Ha? Saka madam, isa pa, kung hindi dahil sa nilabas ko tong impormasyon na yan sa Aurora Senior High School, hindi mo malalaman. Nakakahiya po yun, madam. Nasa Baguio ako. Ikaw nandiyan ka sa Isabela, nasa Bakuran nyo lang ang isyo. Hindi mo alam? Hindi ba nakakahiya? Ah? Nakakahiya yun! Madam, bakit lumapit? At isa pa, madam, hindi mo pwedeng maliitin ang social media, ang mga vlogger. Ah? Hindi kami media. Ha? Muna ngayon, hindi na ako tatawag sa'yo kasi wala kang kwentang kausap. Oo. Wala, wala kang kwenta. Nakakahiya kung hindi mo isususpende yan. Ha? Nakakahiya ka. Oo, naturingan ka pa naman superintendent ng division, ng province, pero para papatay-patay. Diba? Kasi, pagdududahan po yan, madam, kung hindi mo isususpended. Kayo po bang mga nanonood, sang-ayon ba kayo na habang iniimbestigahan yung teacher na nag-recruit sa mga bata na estudyante ng Aurora Senior High School, ay dapat bang isuspended muna? Na huwag munang papasukin? Dahil under investigation? Dahil pwede niyang ma-manipula ang mga estudyante? Kasi nga, ito nga, isang empleyado nga doon sa eskwelahan, no? Nag-message sa akin, nagpapakalat na raw ng lagda. Naka-record yung usapan namin ng isang empleyado ng eskwelahan eh. Nagpapalakad na raw ng signature yung teacher para lalabas siya ay biktima. Siya ay sinisiraan lang. Yun ang padating ngayon na impormasyon na nakuha ko nung isang araw. Naka-record yun, pero hindi ko ilalabas. Oo. Ha? Alam nyo madam, ito seryoso. Superintendent ng Isabela ng DepEd.
Para po talagang kapanipaniwala ang gagawin yung investigasyon, dapat sa kanyang gawin nyo, isuspended nyo na muna. Yun. Suspended. Kasi kahapon, humihingi ako sa iyo ng update. Ah, wala kang reply. Ah, dami mong eklabo, dami mong kaik-ikan. Ah, nakita ko yung picture mo sa Viber mo. Kasama mo pala yung mga anak mo at asawa mo. Kung ipost mo kaya yun, eh, ito po ang superintendent. Hindi ba nakakahiya? Di ba? Siyempre, hindi ka magiging superintendent kung mahinang utak mo. Kaya ka nga naging superintendent, din matalino kang tao eh. Di ba? Meron bang superintendent na tatanga-tanga? Di ba wala? Kaya ka nga na-promote dahil matalino, magaling. Di ba? Ipakita mo ang galing mo ngayon, madam. Alam ko naman, ma'am, maliit, minor issue lang to. Pero, ang kabataan ang dapat pinoprotektahan. Pero kung ang isang tauhan mo na teacher pa naman, eh, ganyan ang ginagawa. Nakakahiya. Ah, tapos may karelasyon pang estudyante na nilalandi. Eh, naku po, nakakahiya yun, madam. Paano ako magkakaroon ng gana na magbigay pa ng impormasyon sa inyo? Eh, kung dito pa lang sa issue na to ng recruitment niya, eh, parang mamanay ko lahi na. Eh, yun ang dating sa akin, eh. Ah, parang magkakaroon ng brainwash, ano yan, di ba? Para hindi naman napagninilaan, isuspended nyo na muna yan hanggat may investigation. Ha? Ah, ganun ang gawin nyo. Anak ng puta, naglulukuhan pa tayo, nag-uululan tayo rito eh. Ha? Ah, huwag tayo mag-ululan, superintendent. Matagal na po akong ulol. Ha? Ah, matagal na po akong gago. Ha? Ah, habang hindi pa ako tinutopak, habang hindi pa ako nababaliw, eh hindi ko pa nailalabas ang mukha mo. Eh, nakakahiya po yan pag nilabas natin. Isuspended nyo muna. Ah, anti-chair. Tapos eh, yung bata pa, eh, hindi ko sinasabi na sinabihan na huwag na kayo makipag-usap sa vlogger na yan. Hindi ko sinasabing ganun, ha? Parang ang dating sa akin ganun eh. Kasi umiiwas na yung isang babae na ganun ang nangyayari. Ha? Parang nabibrainwash. Oo. Ha? Ganun ang dating. Kasi kung may tiwala, yung bata na yun, unang-una sa inyo, hindi ipaparating sa akin, sa inyo dapat pinarating. Di ba? Eh kasa, tinututukan nyo ngayon, kasi nga, nag-iingay ako. Eh, naku, nakakahiya. Oh. Ay, hindi pa po tayo tapos. Tapos na tayo yun sa Aurora. Balik tayo doon sa issue natin ngayon. Ha, balik tayo. Ay, naku, magandang umaga. Alive na alive tayo. Shout out sa 75 na nanonood. Mahilig silang magmura. Lahat ng post ay pinukuna. Mapaglaki sila. Sasabihin na pangit ka. Dapat magkaroon dapat ng memorandum ang DepEd eh, na kung saan bawal mag-member ang mga teacher sa mga grupong union-union. Kasi yan ang pinagsisimula ng mga komuniste. Oo, ng mga teroristang NPL. Ako po. Gusto niyo. Abalik na tayo sa pinakamain topic natin. Ito po ah, ang sinasabi nung mga estudyante na nasa likod ng student Christian Movement of the Philippines. Ito po yung video na sinasabi nila. Panoodin natin to. Kung saan nag-rally sila ng isang araw. Ito yung video. Yeah. Nagngingit-ngit kayo sa ginawang operasyon ng PNP kaninang umaga. Yan ang sabi mo sa video. Okay, tuloy tayo. Public school ng mga lumad sa University of San Carlos, Cebu. Kung saan, kanino po yan
now. Tingnan natin na ang dala ng pagiging social workers, no, ng mga DSWD ay nagka-trauma na kanilang ipinabot ng kanina, no, sa mga kabataang dumadami yun. Dahil ka-trauma na sila doon sa hospitalisasyon sa kanayunan dahil sa ang pag-resistant ng mga militar, sa mga polis, nagka-trauma ang kanilang pinabot dahil sa biglaan at walang pangundangan na pag-rape at pag-cosas at harassment laban sa mga kabataan, laban sa mga pro, ng mga lumad na nakikibaka lamang para sa edukasyon. Ano? Ano na sabi mo? Pinosas ang mga kabataan lumad? Ha? Pinosas ang mga kabataan lumad? Eh, di balikan natin yung isang video mamaya doon sa pagkaka-aresto. Ha? Okay. Sa pagkakaskwela, sa panahon ay nasa panahon ng pandemya, sa panahon ng terror law, sa panahon ng humigit sa atake, tingnan natin na walang pinasento ang mga paaralan. Walang pinasento na paaralan. Walang pinasento na mga simbahan, ang living center, ang mga spiritual estado. Maaalala natin kung paano ang pinusok ng mga paramilitar ang Mississippi Harahan sa Davao, at kung paano magiging parlamento ang pagkakasakutol ng Department of National Defense sa UPG India Corps para natinuhin ang mga sektor na humihingi ng kalinga mula sa Universidad ng Pilipinas at marami pang mga paaralan sa ating bansa. Okay, sige, tapusin na natin yan. Ang sabi mo kanina, Christian kayo. Diba? Christian. Eh, wala nang issue dyan. Wala nang issue. Kung Christian, kung Christian kayo. Ha? Ngayon, ang sabi mo rin kanina, inaresto ang mga kabataang lumad. Diba? Ang sabi mo, pinusasan ang mga... Tulad sa University of... Pinusasan ang mga kabataan na mga lumad na sabi mo nga. Diba? At tignan natin, aktual na video, ha? Na pag-rescue ng mga kapulisan natin. Tignan natin kung talaga bang pinusasan ang mga kabataan na yan. Ha? Yan. Kung talaga bang pinusasan. Gago din yung estudyante na isa na yun eh. Pinusasan daw. Lagyan natin ang boses. Sa akin ni mga naka-tribal uniform gamit ng mga... Dito, papasok na sila. Yan, sa kwarto. Kasi gayon na yun. Rescue operation. Mga higala. Okay. So, mga ginikahanan nila... Asok! Mga media na mga to eh. Yan, nagkakamusyon na. Ito, mukhang teacher to eh. Kasama to ng mga NPA. Ito nakaputing damit eh. Oh, tatakbo na 'yung nakaputi. Oh. Ayun 'yung mga bata, oh. Pinusasan pa mga bata. Itong mga nakapulan to, mga magulang to ng lumad eh, nakabataan eh. Ito nakapute oh. Yan. Yan oh, yung nakapute, pupusasan na ata. Okay, mga kaposo, muna siya ang mga minors gikan sa indigenous community dito sa Mindanao na bitang isa sa lahang mga Gilikanan na naka-tribal uniform muna yung pamilya ng mga bata and mga bata dito murag murag tayo dito sa pag-aaral sa Cebu and
Ay, mga magulang yung pinapapasok. Tagal naman ang konfrontasyon. Yan. Bata pa ang hinila? O yung mga matatanda ang pinusasan? Oh, ito matanda na to eh. Hindi na to bata eh. Ito nakaputi oh. Pinusasan daw. Hineras daw mga bata. Oh, ayan oh. Putang inang yun. Dapat yung pinatay na eh. Putang inang yan eh. Oh. Yung mga bata, tignan natin ha, kung pinusasan ng kapulisan. Oh. Ayun yung mga bata, oh, kasama na ang mga magulang, oh. Paano pinusasan? Ayun na yung bata, walang bosas, oh. Oh. Ayun yung mga nakapula, mga magulang, mga kabataan. Oh. Oh. Oh, ayun oh, pinusasan ba yung bata? Mga biktima yan oh. Pinusasan ba? Hindi naman ah. Ay, Diyos ko, may iyong mahabagin. Walang posas yung kamay ng bata. Diyos ko. Oh, walang posas oh, malinaw oh. Sisa nagdala ninyo dali, Inday. Ang kwento ng mga tarantado, pinusasan daw ang mga kabataan. Diyos ko miyo. Ano saan ang pinusasan doon? Ang linaw sa video, wala naman pinusasan bata. Nirescue. Ba't po pusasan? Ano ang sabi nung tarantadong, ano yung membro ng NPA? Hindi pala kong si Duterte. Ayan o. Ang mga kasalo ng PSWG ng school ng mga luman sa University of San Carlos sa Cebu. Kung saan, kasulukuyan tutorial yung paralan para sa mga kalumikas ng mga kabataan luman mula sa Mindanao. Kikita natin na kagulan ng pagiging social workers no, ng mga PSWG ay nagka-trauma sa kanilang pinakabot ng kanina no, sa mga kabataan luman dahil nagka-trauma na sila doon sa militarisasyon sa kanayunan dahil sa ang pamimeste ng mga militar sa mga polis. Pinusasan daw ang mga bata na lumag. Hindi daw sila mga komunista. Ito po guys, tignan nyo po ito. Tumapasok to. Hindi daw sila mga komunistang grupo. Ito, tignan natin. Kung hindi, kayo na po magsabi ha, dito pa lang sa cover photo nila oh. Oh. Hindi ba komunistang-komunista na ang cover photo nila? Oh. Oh, sinong nag-post niyan? Sila. Oh, page nila yan. Oh. Hindi ba pag, ano na yan, pag-aalsa laban sa pamahalaan? Oh. Tignan natin, ibang mga post nila. Oh. Oh. Pakinggan ang mensahe ng isang madreng nakikiisa sa paglaban. Paglaban ng masa sa terror law. Oh. Di ba? Oh. Yan. Mm. Oh, ayan. Hindi ba pang terorista mga yan? Oh, yan. Oh, hindi ba pang terorista? O baka sabihin, bagong account lang ito. Ay, tignan natin kung bagong account. Ha? Oh, tignan natin. Baka yan ang palusot ng mga kalaban eh. Bagong account lang ho yan. Oh, saan yung cover profile? Profile. Makikita natin sa profile eh, kung kailan to ginawa ang Facebook account na to. Facebook page na to. Ito, profile. Oh, yan. Tignan natin yung kauna-unahan Facebook profile nyo. Oh, ito. Oh, August 22, 2012. Oh, yan. 2012 po yan, oh. Ginawa ang Facebook account na to. Oh, kayo ang may gawa niyan. Oh, puro laban sa gobyerno. Kung 2012, eh paano pa pala ni Pinoy ito?
Panahon pa ni dating Pangulong Aquino. Yung active ba pala tong mga account nyo? Oh. Puro laban sa gobyernong sinisigaw nyo dito. Oh. 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 Dito matatawa kayo rito ha. Dito may mga kamiting sila sa video nila na kung saan kilalang mga terorista na leader. Oh, ayan oh. Leader-leader nila yan. Mm. Ito. Oh. Oh, ito. Kailangan pa bang i-memorize yan? Video album nila yan. Oh. Tutulan ang Charter Chains, Lumahok at Talakayan, Kabataan. Oh, ayan ba ay mga Christian? Anong sinabi ninyo sa Facebook page ninyo? Tungkol dyan? Ayan oh, sabi ninyo. SCM, the Philippines is committed of the challenge of the releasing transformative and liberative and speech of the Christian faith. Oh, Christian, mga Kristiyanong pananalig, pananampalataya. Eh bakit may mga komunistang halo dyan? Oh, kung talagang kayo ay maka-Diyos, bakit may mga pang-terorista na topic sa points ninyo? Wala na nakalagay dyan in Jesus name. Eh, naku naman. Ha? Purgi ba ang pangalan student Christian? Ay akala natin maka-Diyos na? Yung pala mga demonyo. Kasi ang problema sa mga kabataan na to, ganito ang problema sa inyo. Pag nasusukol kayo, pag nahuhuli kayo, sasabihin ninyo, sinisikil ni Duterte ng militar ng kapulisan ang balayang pamamahayag. Yan ang parating sinisigaw ninyo. Ha? Nilalabag ang freedom of speech. Yan ang sinasabi ninyo. Ha? Pero, ang katotohanan, kayo ang lumalabag sa batas, mga putang ina ninyo. Kabataan nyo, kasi ito simple lang ang issue dito. Bakit kayo ni-rescue yung mga bata dyan? Bakit kayo inano ng PNP? Simple. May reklamo ang magulang eh. Di ba? Kasi kung sinasabi ninyo na alam ng mga magulang na nandiyan dyan sa inyong mga bata, alam ng magulang na nag-aaral sa inyong mga bata, bakit nagreklamo ang mga magulang ng mga yan? Bakit nagreklamo sa PNP? Sa DSWD? Ngayon, obligasyon ng PNP at ng DSWD na may complaint at may nagpapatulong, dapat tulungan nila. Ngayon sasabihin nyo, alam ng mga magulang nila na nandiyan sila sa poder ninyo? Katarantaduhan. Ah, tigilan niyo yung kabaliwan niyo. Mga hinayupa kayo. Tang ina ninyo. Yung pagiging tanga ninyo, inaaraw-araw ninyo eh. Ah, huwag ganon. Huwag niyong kayo mamihasa. Ah, tang ina ninyo, ginagawa niyong tanga ang mga tao eh. Kung talagang legit kayo, ha? Ah, na alam ng magulang, bakit niya nagreklamo ang pamilya ng mga bata? Bakit nagreklamo? 'Di ba? Kaya nga nagreklamo dahil nga hindi nila alam. Pero yung 2018 pa pala wawala yung mga batang yan? Oh, 2018 pa pala wala ang mga bata eh. Nawawala eh. Oh, eh dapat man lang pinarating ninyo ay nasa amin po yung mga anak ninyo na gagawin namin in PA. Kasi kung hindi nasa gip ng mga kapulisan yan, ng DSWD, putang ina, yung mga batang na yan, baka dumating ang araw, mapatay din niya ng mga militar nang dahil sa ginawa ninyong child warrior sa kabundukan. Yan ang gusto ninyo, pinapain ninyo yung mga kabataan na medyo mangmang, yung medyo mga walang alam. Ha? Tapos isisisi nyo sa gobyerno. Tapos kung makaano kayo, sabihin nyo, ape, tang inang mga to, tigilan nyo yung kaartihan nyo, yung kabaliwan nyo, kahibangan nyo. Tigil-tigilan nyo yan. Ha? Puro na lang kayo kontra sa gobyerno, mga putang ina ninyo. Pinag-aaral kayo ng pamahalaan. Puro laban kayo sa pamahalaan. Ha? Kung sasabihin, oh, ito pa si Mang Intuna. Putang ina naman to. Isa pa rin tanga. Ay, madam! Magpakantot ka na lang sa asawa mo na hindi na tumitig sa sambayag, ha? Mang Intuna! Ha, yung poke mo, padalaan mo, leche! O, layas! Ha? Yan ang problema sa inyo! Ha? Ako ha, kung talagang legit kayo, ang tatayuan ko ditong issue ito, bakit nagreklamo ang mga magulang?
Di ba? Yun lang. Kung legit, kung alam ng mga magulang nila, ng mga bata, bakit nagreklamo sa PNP? Kasi kung alam ng mga magulang na magandang kinalalagyan ng mga bata dyan, hindi na magre-reklamo ang mga yan. Pabor na sa kanila na tinutulungan nyo. Kaya nga nagreklamo dahil alam nila na mali ang ginagawa nyo. Gagawin nyong terorista ang mga bata. Ha? Yan ang hindi nyo matanggap na mga tanga kayo. Ngayon, yung mga sympathizer ng mga komunista, mga ulol. Ha? Talagang ulol kayo, nagago. Mga bobo. Huwag nyo naman araw-arawin tapos gagamit pa kayo ng madre. Tangina naman. Ha? Madre, pare na naman. Kunwari, maka-Diyos, maka-dasal. Putang ina. Kung nga, palamura ako, putang ina, kilala ko ang Diyos. Ang Diyos, galit sa mga tarantadong tao. Yan ang tandaan nyo. Ha? Tanginang tagal pa kasi ng, ano eh, ng February 25 eh. Para yung People Power Day anniversary, yun ang itatapi ko eh, putang ina eh. Ha? Kasi ang gusto kasi ng mga putang inang to, maging bobo na lang tayong mga tao. Ha? Ang gusto nyo, maging sympathizer kami ng mga kalahi ninyong mga taga bundok na mga komunista. Ha? Ang inatigilan nyo yan. Ha? Kung kayo sawa na sa buhay ninyo, mga putang ina ninyo, magpakamatay na lang kayo. Huwag nyong idamay ang mga kabataan na inosente. Ha? Huwag nyong idamay. Huwag nyong idadamay. Ang dapat sa inyo, putang ina, palayain si Hubito Palparan at bigyan ng mission order ng ratratin kayo ng ratratin. Ha? Yan ang dapat mangyari. Takot lang naman kayo kay Hubito Palparan eh. Ha? Ano pinagmamalaki nyo? Napakulong nyo si General Hubito Palparan? Ha? Putang ina. Ha? Kahit sabihin nyo na-convict si Hubito Palparan, tang ina, marami pa rin ang sumusuporta kay Hubito Palparan. Ha? Yan ang dapat makarating sa Pangulo. Bigyan ng pardon si General Hubito Palparan. Ha? Naturingan bayani. Ha? Naturingan lumaban sa mga komunista. Pero putang ina, anong nangyari? Kaya nga ibang mga kasundaluhan natin, napanghihinaan yung iba eh. Nayariin ang mga yan eh. Dahil nga may mga abogado ang kabilang parte, samantalang yung mama, nagserbisyo sa bayan, nag-alay sa bayan ng kanyang buhay, yung pang napahamak si Hubito Palparan. Dapat may magbulong sa Pangulo na bigyan ng kalayaan, bigyan. Total naman ilang taon na nakakulong si General Hubito Palparan eh. Dapat palayain na. Ah, at bigyan ng mission order. Kaya pa naman lumaban ng mama eh. Diyan takot ang mga komunista eh, kay Hubito Palparan eh. Dapat dun sa mga kapulisan natin, sa kasundaluhan, pag mag-ooperate kayo sa NPA, huwag na kayo magtawag ng media. Huwag na! Ah, patayin nyo ang mga NPA na yan! Huwag nyong buhayin! Parang yung nangyari dito sa isang barangay namin, bago mag-lockdown, may napatay ng mga NPA dito. Dapat ganun! Nung tumawag ng media, ayun, patay na yung mga NPA. Dapat ganun ang gawin nyo! Huwag nyong bigyan ng pagkakataon ng mga yan! Kasi pag binigyan nyo ng pagkakataon yan, lalaya at lalaya yan, magagaling ang mga abogado yan. Mahuhusay. Lalo na yung attorney Padilla na lalaki. May abogadong silang abogado eh. Na Alexander ba yun? Alex, attorney Alex Padilla? Yun ang madalas silang tagapagtanggol eh. Na mukhang bangkay din. Oh, dapat patayin. Di ba? Tangina ta. Pag nakulong yan, tayo rin nagpapakain. Tayo rin ang nagbibigay ng pondo sa mga yan. Pag nakakulong na, dapat patayin ang mga komunista. Huwag nang bigyan ng pagkakataon mabuhay. Due process ng karapatan pang tao. Ay, putang ina. Kita nyo na lang yung isang congresswoman. Anak niya mismo. Di ba? Nakalimutan ko na lang yung congresswoman na yun eh. Na napatay. Sa pakikibaka daw. Karangalan daw yun. Dahil napatay ang anak niya sa panahon ng pakikibaka sa laban sa pamahalaan. Anong klaseng magulang yun? Di ba? Anak mo? Isinugal mo? Para maging NPA? Pustong napatay? Isisisi mo sa pamahalaan? Anong gusto mo? Magpapatay ng anak mo yung mga sundalo natin?
makapulisan? Naku, kung ganyan ang mga magulang, naku, dapat sa inyo, mapatay na lang eh. Ha? Dapat wala kayong karapatan mabuhay sa mundong ito. Ha? Ilang taon na kayo nakikipagbaka? Ilang taon na kayo lumalaban? May nangyayari ba? Wala! Puro hasik, gulo ang ginagawa lang ninyo rito sa bansang Pilipinas. Tapos ang i-recruit ninyo, yung mga kabataan na walang kaalam-alam kung anong hidulihiyang tinuturo ninyo na laban sa pamahalaan. Kayo dapat ang patayin dahil wala kayong kwenta. Kahit naman sino naging pangulo ng basag, puros kayo kontra. Meron nyo na lang ha, may KMU sa Kongreso, may anak pawis sa Kongreso, kabataan party list, di ba? Bayan muna yung act-teacher. Di ba? Puro NPA mga yan. Di ba? Ngayon, yung pinaglalaban ninyo, bakit hindi nyo pakusapan sa Kongreso? Kung talaga may pinaglalaban kayo. Di ba? Bakit hindi nyo yung pakusapan sa Kongreso? Tutal, may pwede na kayong gumawa ng batas doon para pabursa inyo mga komunista. Di ba? Bakit yung pinag-uusapan yung anti-terror bill? Bakit hindi nyo hinarang sa Kongreso kung alam ninyo talagang maraming maapektuhan dyan? Oh. Bakit hindi nyo nilabas ang galing nyo sa debate? Yan ang problema sa inyo. Pag ang isang bagay, hindi nyo magustuhan at hindi nyo makuha, ang takbo ninyo sa kalsada. Sa kalsada kayo tumatakbo. Nagrarally na nagrarally kayo sa laban sa pamahalaan. Pero, pag may nagkayari-yari naman kayo, sa pamahalaan din naman kayo tumatakbo at humihingi ng tulong. Kundi ba kaimpokritohan yan? Di ba kagaguhan? Galit sa gobyerno, pero humihingi ng tulong sa gobyerno. Ito na lang, yung mga estudyante ng UP Diliman, hindi ko po nila lahat ha, karamihan estudyante dyan, galit sa gobyerno, nagrarally, pero nakikinabang sa sustento sa pondo ng pamahalaan. Oh, hindi ba kagaguhan yan? Hindi ba kaululan? Oh, scholar ng bayan, pero yung scholar na pondo sa inyo, galing sa gobyerno. Galit sa gobyerno kayo, pero tumatanggap kayo ng tulong sa gobyerno. Oh, nasaan ang ano nyo doon? Kredibilidad ninyo. Kung galit kayo sa gobyerno, huwag nyong tanggapin yung pagiging scholar nyo ng UP Diliman. Pumunta kayo sa kabundukan, doon. Bakbakan nyo ng bakbakan ang mga kasundaluhan, makipagpatayan kayo. Pero, ipakita ninyo na galit talaga kayo sa gobyerno, huwag nyong tanggapin ang tulong ng pamahalaan. Ha? Tapos, baksin-baksin. Gusto ninyo ng baksin. Sabi nyo, pantay na karapatan, pero bumabanat kayo sa gobyerno. Di ba? Kung galit sa gobyerno, ituloy nyo yan. Wala naman kaming pakialam sa inyo eh. Ha? Basta't ang dapat sa inyo pagpapatayin, wala kayong karapatan mabuhay sa mundong ito. Ha? Ako, matagal ko nang dinadasal. Matagal ko nang dinadasal. Na sana mapagsabihan si Pangulong Duterte na bigyan ng pagkakataon si General Jovito Palparan na makalaya. At higit sa lahat, bigyan siya ng mission order. Dahil marami pang magagawa si Jovito Palparan. Ang katapat lang ng mga NPA, Jovito Palparan lang ang katapat. Yan lang ang katapat. Yun ang masama rito eh. Yung isang mama nagtrabaho, nagpursige, labanan ang mga komunista, terorista, pero yung pa ang napahamak. Diba? Yun ang masama sa ating bansa eh. Yun ang hindi maganda eh, sa Pilipinas eh. Dapat yung ganung sistema tanggalin. Diba? Yun ang dapat pairaling sa bansa natin. Ibalik si General Jovito Palparan. Bigyan ng pagkakataon na maglingkod sa bayan. At bigyan ng mission order na matapos na ang putang inang grupo ng mga terorista na yan. Mga kupal yan. Ha? Wala kayong puwang sa komunidad. Wala kayong karapatan mabuhay sa mundong ito. Dahil puro panloloko lang ang ginagawa ninyo, putang ina nila, isa na lang, ito na lang. Nasaan yung founder ninyo? Nasaan yung puno ninyo? Nasaan Netherland? Ano ginagawa? Lumalamo ng steak, natutulog sa malambot na kama. Samantalang yung mga miyembro ng NPA na tanga,
mga sympathizer, isang kahit isang tuka dito sa Pilipinas. Samantalang yung mga nakukuha niyong pera sa kabundukan, paghihingi ninyong revolutionary tax, pinapadala niyo kay Juma Season, siya ang nagpapasasa sa sarap. Kayo, mga tanga, mga bobo, mga putang ina ninyo, dapat sa inyo mamatay. Mga puki ng ina ninyo, wala kayong karapatan. Ha? Lalo na yung mga teacher na miyembro ng mga komunista, ng party list ng Axe teacher, dapat sa inyo patayin na rin. Oo, yun ang dapat gawin ng mga pulis. Ha? Alam nyo, ako, maraming nanunod na pulis sa akin eh. Alam nyo po ah, pag alam ninyo, member ng MPE yan, pag hinuli ninyo, huwag nyo nang buhayin. Para rin kayong tanga eh. Binubuhay nyo pa. Pag nakalabas, gagantihan kayo. Patayin nyo na yan! Ang ina naman! Patayin nyo! Lumpuhin nyo! Pahirapan nyo! Pahirapan nyo mga yan! Ganun lang, di ba? Patayin! Kasi pag nahuli kayo, pinapatay din kayo eh! Patayin nyo! Ang ina mga yan! Mga inutil yan! Dino ang ngalan niya. Mga hayop! Mga bukok! Sa Baguio City ay napakabongga. Good morning guys! Maraming salamat sa inyong pagmumonitor. Lahat sa inyong mga tiyupi, tiyupi at mga namumuno dyan, mga buwang at tanga at gabgo. Tama ka dyan! Makan kanya kahit sino ka pa. Tama ka! Mga gunggong ang mga yan! Itong ating sininyo sa gabi ay ninya. Barako kong lumaban, may pusong dalaga. Ay naka, ito, tikina mo, bok! Malasak oh, yes! Yan. Magtsakol ka na lang! Oh, ayan, yeah. Tsakol ka, magtsakol ka! Hindi matawaran at kahit alam mo, yung mga kumpal, dinabla ko lang dito sa account ko. Kawawali kayo ng bagong account! Mo, ang kaibigan kong si Elnie. Okay, this coming Friday, February 19, nandyan po ako sa Metro Manila. May magbibigay sa akin ng tatlong wheelchair. Hindi ko napapangalanan kung sino dahil ayaw nila magbabanggit ng pangalan. Maraming salamat doon sa nagbigay ng wheelchair na tatlo, brand new wheelchair. Thank you very much. Friday, magkikita tayo. Sir, magkikita tayo sa Friday. Okay? Thank you very much! Huwag natin kakalimutan mga kaibigan. Ipagdasal natin ang ating bansa. Suportahan natin ang ating pamahalaan. Ipagdasal natin ang ating Pangulong Duterte. Okay? Nang kanyang magampanan ang magandang kanyang nasimulan sa ating bansa. Meron akong kilala. Kaya walang tutulong sa ating bansa kung hindi tayo rin mga Pilipino. Kantaan na po natin yan. Walang makakatulong sa Pilipino kung hindi ka pa Pilipino. At hanggat maaari doon sa mga kabataan na nanonood, isipin nun ninyo, libre na ang edukasyon sa bansang Pilipinas. Ano bang dahilan para kayo ay sumama, sumapi sa mga komunista na yan? Sayang ang buhay nyo dyan. Huwag kayo magpaloko sa mga yan. Sa gabi ay ninyo. Good morning guys! Bye-bye! And see you!